Kim, tara lunch tayo. Nagugutom ako eh. Saad ng kaibigan ni Kim, dahil sa gutom na ito, sa kalalakad nila sa mall. Saan naman tayo kakain, Jen? Tanong pabalik ni Kim. Doon kayo sa paborito nating restaurant. Sa Haven Dwell. Suwesto ni Jen. Ay, sige. Doon na lang tayo. Masarap naman doon eh. Lalo yung mga favorite natin. Kure ka dyan, Kim. Tara, tayo na. Nagugutom na talaga ako eh. Nakangiti yung saad ni Jen na ani mo'y nanalo sa loto. Ewan ko talaga sa'yo, Jen. Basta pagkain. Nako, wala ka talagang uurungan. Aba naman, Mar. Siyempre, pagkain yan. Blessing yan galing kay Lord. Dapat hindi tinatanggihan. Hay nako, eh bakit hindi ka tumataba? Ang payat-payat mo pa rin. Ay! May problema ka ba sa katawan ko? Ano ka ba, Jen? Wala naman. Pero nagtataka lang talaga ako kung bakit kain ka ng kain. Tapos tingnan mo ngayon katawan mo. Kahit sino naman siguro yung nagtataka kung saan napupunta yung mga kinakain mo. Paliwanag ni Kim. Hindi mo talaga alam kung saan pumupunta? Diyos ko naman, naturungin pa namang best friend. Tapos hindi alam. Ano? Magtatanong ba ako kung alam ko? Kung sa bagay. Pero anyway, wala ka talagang hint? Wala nga. San ba? Grabe ka talaga. Nakaka-hurt ka na ng feeling, Kim, ha? Uy, overacting ka naman dyan. Tara na nga. Saan naman napapadpad yung usapan na to? O siya, tara na. Pero before tayo umalis, gusto kong sabihin sa'yo, nasa kagandahan ko napupunta ang lahat ng mga kinakain ko. Oo, nauna. Tara na nga, nagugutom ka na, di ba? Hay naku, ang super KJ mo talaga. Tara na nga, umalis na tayo. Sagot ni Jen, at agad naman silang pumunta na sa kanilang favorite na restaurant. Good morning po, ma'am. Pati sa kanila ng isang crew. Good morning din. Sagot ni Kim. Here's the menu, ma'am. Nahihiyang sagot ng isang crew ng restaurant at napayuko ito pagkatapos iabot ang menu kay Kim. May butter chicken pa ba kayo? And pineapple pork ribs? Tanong ni Jen. Yes, ma'am. Meron po. Yun na lang yung sa akin. Ikaw, Kim. Try ko tong sisig at sushi. Sagot ni Kim. Okay po, ma'am. Noted. Ang ganda niya naman po, ma'am. Hirit pa ng crew. Ha? Sino? Nagtataka ang tanong ni Kim. Kayo po, ma'am. Ang ganda-ganda niyo po. Wika ng crew at napayuko talaga ito dahil sa hiya at namumula pa nga. Oh, well, thank you. Nakangiting saad ni Kim sa crew at agad naman itong umalis. Kulang-kula ang mukha nito dahil sa kinikilig ito. Aba Kim, may gusto yata sa iyo yung crew. Singit na ni Jen. Ha? Di ah, baka sa iyo may gusto yun. Nagaganaan lang siguro yun. Dalaga na si Kim. Biro pa ng kanyang kaibigan. Ano ka ba, Jen? Tumahimik ka nga dyan. Ba't ako tatahimik? Halatang halata naman na may gusto sa iyo yung crew. Dalaga na si Kim. Pangungulit ng kanyang kaibigan. Ano ba yan? Yak, Jen. Mahiya ka naman, oh. Ako? Papatol sa isang service crew lang ng restaurant? Pwede naman yun, ah. At isa pa, ang cute kaya niya, oh. Turo pa ni Jen sa lalaki. Ew! Ayoko nga. Tumahimik ka na nga dyan. Hindi bagay. Pag hindi ka tumahimik talaga, ikaw yung magbabayad ng lahat ng orderin natin. Libre ko na, basta tumahimik ka lang. Uy, sabi mo yan, Kim, ha? Okay, tatahimik na ako. Saad na lamang ng kanyang kaibigan na si Jen at agad namang dumating na ang kanilang order at kumain na sila. Salamat po sa pagdalaw at pag-order niyo dito sa restaurant namin. Ingat po kayo, ma'am. Paalam ng crew na may pagtingin kay Kim. Walang anuman. Favorite restaurant namin to eh. Siguro bago ka lang dito, no? Opo,
baguhan lang po ako dito. Kaya pala, Kim, hindi natin siya palagi nakikita. Sige, alis na kami, kuya. Bye! Paalam ni Jen, pero hindi pa sila nakakalayo, ay agad na sumigaw ang isang crew. Mag-iingat ka, Kim na Bella! Paalam nito na siya namang agad ipinagulat ni Kim, ngunit agad siyang nakabawi at ngumiti na lamang. Be, paano ka kaya nakilala ng crew na yun? Nagtataka ang tanong ni Jen. Aba, ako pa ba? Ang popular ko kaya? Tapos ang ganda ko pa, kaya hindi na ako magtataka na kilala niya ako. Ay, ang hangin. Totoo naman ah, hindi mo lang matanggap, Jen. Ay, bahala ka nga dyan. Saad na lamang ni Jen. Pagkatapos noon, ay agad naman silang umuwi na. Kinabukasan, ay maagang nagising si Kim dahil sa ingay ng doorbell. Jen, pakibuksan mo nga yung pinto. Utos niya sa kanyang kaibigan. Ako, ikaw na. Alam mo naman, antok pa yung tao eh. Reklamo nito. Ay nako, ang tamad-tamad mo talaga. Saad na lamang ni Kim at agad namang lumabas upang buksan ang pinto. Gulat na gulat siya nang tumambad sa kanyang harapan ang isang human-sized teddy bear. Good morning po. Kayo po ba si Miss Kim Nadella? Tanong ng delivery boy. Opo, bakit? Nagtatakang tanong ni Kim. Para po sa inyo to. May nagpapadeliver po sa inyo. Saad ng delivery boy at agad na ibinigay ang isang human-sized teddy bear at isang bouquet ng rosa. Salamat po, ma'am. Paalam ng delivery boy at agad nang umalis. Habang napangiti na lamang si Kim dahil hindi niya alam na may secret admirer pala siya. Para sa isang magandang dinidini, ang isang bukay na rosas na ito. Gustong gusto kita, Kim, pero natatakot ako at baka hindi mo ako gusto. Basa ni Kim sa sulat na nakadikit sa rosas. Nagulat siya nang biglang magsalita si Jen. Para kang isang baliw dyan, humingiti ng abot sa langit. Ay, ano ba yan? Panira ka talaga ng mood. Kitang nagmo-moment yung tao eh. Apaka-kontrabida mo talaga. Uy, may secret admirer ka na naman. Sino naman yan? Patingin nga. Hingit ni Jen at agad na tinignan ang bouquet ng rosas at human-sized na teddy bear. Aba, mayaman yata ang maniligo mo ah. Pogi siguro no. Aba, bakit ako'y tinatanong mo? Sana tinanong mo yung delivery boy. Nakalimutan kong tanongin eh. Sus! Sabihin mo, excited na excited ka lang, kaya nakalimutan mong tanongin. Biro pa ni Jen. Kahit napatawa na lamang si Kim sa sagot ng kanyang kaibigan. Dahil doon, ay halos araw-araw siyang nakakatanggap ng bulaklak. Isang araw, ay nakapag-desisyon itong makipagkita kay Kim. Kim, alam kong labis kang nagtataka kung sino ako. Kaya't pwede ba tayong magkita sa paborito mong restaurant? Kung saan una kitang nakita? Pagbasa ni Kim. Wow! Bego ka na. Grabe, hindi ako makapaniwala na talaga magkakaroon na ng jowa yung kaibigan ko. I'm so happy for you, Kim! Pagdadrama ng kanyang kaibigan. Hoy, huwag kang overacting dyan. Anyway, samahan mo na lang ako makapagkita sa kanya. Para sa ganun, makilala na natin siya. Suwestyon ni Kim na agad namang tinanguan ka agad ni Jen. Pagpasok na pagpasok nila sa loob ng restaurant, ay napaka-romantic pa talaga ng ambiyan. At talagang pinaghanda nito. Uy, Mars! Mayaman siguro yung maniligaw mo. Tingnan mo nga naman oh, ang bongga-bongga. Pulong ni Jen. Excited na talaga ako makilala siya. Kinikinig na sagot agad ni Kim. Maya-maya pa, ay may kumanta ng Lucky at napakaganda ng boses. Kahit napatingin si Kim at Jen. At sa kanilang paglingon, ay pareha silang gulat na gulat. Dahil sa ito pala ang crew ng restaurant. Ikaw?
Hindi makapaniwala ang tanong ni Kim. Yes, Kim. Ako yung nanliligaw sa'yo. Pero sa pagkakataong to, ay gusto kong harap-harapan kong tanongin. Will you be my girlfriend? Excuse me? Eh, hindi pa nga kita kilala. Ang tanging alam ko, ay isa ka lang crew dito. Ah, sorry. Let me introduce myself. I am Ivan Kim. Ngayon, pwede ko na bang marinig yung sagot mo? Naku, Ivan. Sorry ha, pero hindi kita type. At isa pa, hindi tayo bagay. Crew ka lang. Tingnan mo naman yung trabaho mo. Tapos maniligaw ka sa akin. Sorry talaga. Saad ni Kim at agad na iniwan si Ivan. Let's go, Jen. Nagsasayang lang tayo ng oras natin dito. Dagdag pa nito at agad na silang umalis at naiwang napahiya si Ivan. Kim naman, ano ka ba? Ba't mo naman pinahiya yung tao? Kawawa naman. Sobrang effort pa naman. Ani Jen nang makarating na sila sa pad ni Kim. Eh ano naman yung gagawin ko dun? Hoy Jen, kung gusto mo, ikaw na lang yung pumalik sa akin. Wala kang future doon. Bahala siya. Tutol, hindi ko naman siya inutusan na bilyan niya ako ng mga ganun. At maganda ng ganun, pabongga. Kaya hindi ko na kasalanan yun. Pagdadahilan pa ni Kim. Pero Kim, kawawa naman yung tao na pahiya. Ano ka ba, Jen? Mas kawawa ako kung sinagot ko siya. Ewan ko talaga sa'yo, Kim. Bahala ka, baka mamaya pagsisihan mo yung ginawa mo. Hay nako, Jen, ano ka ba? Baka nakakalimutan mo. Wala pa akong ginawa na pinagsisihan ko. Kaya huwag mo na isipin yun. Favorite ko pa naman yung restaurant na yun. Pero pakiramdam ko, bukas mahiya naman yun at hindi na yun magtatrabaho. Ay nako, sinabi mo pa. Kahit sino naman siguro magre-resign sa ginawa mo. Dagdag pa ni Jen. Tama nga ang hinala nila Jen at Kim. Nag-resign na sa trabaho ang lalaking si Ivan na binasted niya. At naging naman ang usap-usapan si Kim. Dahil sa pangyayaring yon, ay nabas siya ng mga tao. At naging dahilan para magalit sa kanyang-kanyang mga magulang at isuspinde ang financial support sa kanya. Paano ba yan, Mars? Mukhang kailangan mo nang magtrabaho. Baka hanggang sa susunod na taon na lang yung pera na naipon mo. Wala ka na kasing financial support eh. Ay, sinabi mo pa, Mars. No choice. Kasalanan talaga to ng Ivan na yun. Mars, kasalanan mo rin talaga. Mali kasi yung pagkakareject mo sa kanya eh. Ay nako, let's stop this. Basta kailangan ko ng trabaho. May bagong kumpanya na kaka-open lang na biglang sumikat, diba? At ang balibalita ko ay mga kaedad lang natin yung mga nag-apply dun. Kaya I am sure na matatanggap ako dun. Ay, confident na confident yarn? Ano ka ba? Ako pa. Nakakalimutan mo yata na makamandag ako. Natatawang sa ad ni Kim, kahit napatawon na lamang ang kanyang kaibigan at sinumahan na ito. Next, tawag ng kanilang boss na siya namang mas nagpakaba kay Kim dahil malamig ang boses nito. Excuse me ma'am, ikaw na po. Sa ad ng sekretaryo nito, kaya tumayo na si Kim, sabay pasalamat sa sekretaryo. Thank you. At agad na siyang pumasok. Pero gulat na gulat siya sa kanyang nakita at napakunot ang noo. Ivan? Yes, miss. Malamig nitong tanong. Anong ginagawa mo dito? Ginagawa? Miss, magkakilala ba tayo? As far as I remember, hindi kita kilala. At yes, andito talaga ako sa kumpanya ko. Ano? Kumpanya mo to? Seryoso? Yes. Tingnan mo ang nameplate. Ivan Kim, CEO. Oh my God, paano nangyari to? Ang alin, miss? Ivan, alam kong
galit ka sa akin sa ginawa ko. Pero bakit ka naging CEO? Isa ka lang dating crew ng restaurant, ah. Restaurant? Ah, oo, naging crew ako doon sa restaurant. Anong masama doon? Ivan, ako yung niligawan mo noon. Ano ba yan? Magpapanggap ka na nga lang, talpak pa. I'm sorry, hindi kita maintindihan mo. Ano ba yan? Huwag ka na mag-pretend pa. Alalahanin mo lang. Para ka namang others. Kaya huwag mo na akong intervene pa. Dahil sasagutin na kita. Pasensya na, ha? At nabasag kita noon. Bad mood lang kasi ako noon, eh. Pagsisinungaling, Kim. Oh, yes. Naalala ko na. Ikaw pala si Kim. Yung babaeng gandang-ganda sa sarili. Na minaliit yung trabaho ko. Tapos ngayon, nag-a-apply sa kumpanya ko. At Kim, mabait ako. Pero yung ugali mong parang aso ay hindi bagay sa kumpanya ko. Kaya pasensya ka na talaga. Pero pwede ka na makaalis at hindi ka qualified dito. Excuse me, qualified ako. Sadyang galit ka lang. No, I'm sorry. You are not qualified dahil sa ugali mo. Baguhin mo ugali mong yan bago ka mag-apply pa muli dito. Payo sa kanya ni Ivan, kaya't walang nagawa si Kim kung hindi ang lumabas at mapahiya. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit naging ganun si Ivan. Dahil sa iba pala talaga ang pakiramdam kapag napahiya ka. Ikinwento niya agad sa kanyang kaibigan ang lahat ng nangyari. Ay nako Mars, di ba nga sabi ko sa'yo? Nasa huli talaga ang pag-iisi. Oo nga Mars, tama pala talaga sila. Huwag ka nang mag-iisi pa Mars dahil wala ka nang magagawa. Pero at least, napatunayan mo na ngayon na nasa huli ang pag-iisi. Saad ng kanyang kaibigan. Kaya't napatangon na lamang si Kim at ito ang naging dahilan para magbago ang pananaw niya sa kanyang sarili.